amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at kinanatili. Kalimitan, kapag paggawa ang pinag-uusapan, ang ating iniisip muna ay ang paggawa ng mga bagay-bagay, tulad ng mga pabrika, o di kaya'y pagganap sa tungkulin o paglikha ng mga bagay-bagay. Mula sa mga bagay na meron tayo, tayo ay gumagawa o bumubuo ng isa pang bagay. Ang konseptong ito ng paggawa ay iba kung ang pag-uusapan natin ay ang Diyos. Sa simula pa lamang ng mga salita sa Biblia, pinapahayag na ang Diyos ay siyang lumikha ng sanlibutan. Kapag pinag-uusapan ang Diyos, imbis na gamitin ang salitang paggawa, ginagamit natin ang salitang paglikha. Dapat na malinaw sa atin na hindi lahat ng paggawa ay paglikha, subalit lahat ng paglikha at paglalang ay paggawa. Ito ay sa kadahilanang lahat ng bagay na ginagamit natin sa paggawa ng isang bagay ay mula sa nilikha ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan nang mula sa kawalan ay kanyang nilikha ang lahat. Kaya kung tutusin, ang higit na akbang pandiwa sa gawain ito ng Diyos ay hindi paggawa, hindi paglalang. Pinapahayag natin sa ating pananampalataya na ang Diyos nga ang nilikha ng lahat ng bagay, nakikita man natin ito o hindi. Sa makatuwid, tayo'y naririto ngayon sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Napakahalaga na malaman natin ng ating pagsampalataya ng Diyos ay siyang lumikha ng santinakpan. Ito ay magbibigay sa atin ng direksyon upang malaman ang kasagutan sa mga karaniwang katanungan natin sa buhay bilang isang tao. Saan tayo magmula? Saan tayo tutulo? Ngayon din naman, ang lahat ay nilikha ng Diyos hindi dahil nais niyang punuan ang kakulangan sa kanyang sarili. Walang dapat punuan sa Diyos sapagkat siya ay perfecto. Sa kanyang kabutihan at pag-ibig, nais ng Diyos na lumikha upang ipamalas at ibahagi ang kanyang kaliwanagan. Kaya tunay nga ang pinapahayag ng salmista na ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang malumanay na kaawaan ay nasa lahat niyang gawa. Kaugnay sa atin, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ng likhain niya ang tao mula sa alikabok, mula sa putik at nang hingahan niya ang nilalang niya upang magkaroon ng buhay. Sapagkat kasabay ng paglikha niya sa ating mga tao, o habang nililikha niya tayo, tayo ay tinutuloy niya bilang natatangi. Nilikha niya tayo bilang kanyang kawangis at kalarawan. Inatasan tayo ng Diyos na pamahalaan ang kanyang nilikha para rin sa ating kabutihan at ng ating kapwa. Muli nating balikan ang dalawang katanungan. Saan ako nagmula? Saan ako tutungo? Tayo ay nagmula sa Diyos at tayo rin ay babalik sa Kanya. Kalimitan din nating tinatanong, ano ba ang aking plano? Sa pagkakataong ito, tanungin natin ang Diyos na lumikha sa atin. Ano nga ba ang Kanyang plano para sa atin? Bakit ba niya nilikha tayo at ang lahat ng bagay sa ating paligid? Tayo ay nilikha upang ang Diyos ay kilalanin, mahalin at paglingkuran. Upang sa bandang huli, tayo ay Kanyang makasama at makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, nararapat lamang na lahat ng bagay sa ating paligid ay magdala sa ating patungo sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Kung ang mga bagay at tao sa ating paligid ay maglalayo sa ating sandaan patungo sa Diyos, nararapat lamang na atin silang bitawan.